Magandang araw mga bata, nagagalak akong makasama kayo sa araling tatalakayin natin ngayon. Handa na ba kayo? Narito ang ating layunin sa araw na ito. Una, nababasa ang pera sa mga salita at simbolo hanggang 1,000 piso at sentimo. Pangalawa, naisusulat ang pera sa salita at sa simbolo hanggang 1,000 piso at sentimo. At ang pangatlo ay gawing libangan ang pag-iimpok ng pera at maging matalino sa paggastos ng pera. Sa ating nakaraang aralin ay nakikilala natin ang halaga ng perang papel sa pamamagitan ng kulay nito, mga mahahalagang bagay na nakalagay dito gaya ng mga mukha ng mga bayani at mga numerong makikita rito. Ang barya naman ay makikilala natin sa pamamagitan ng numero nito, laki, kulay at larawan ng mga bayaning naka-imprinta rito. Ngayon, alamin natin paano isusulat ang halaga sa simbolo at sa salita at ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng halaga ng barya at perang papel. Narito ang mga kasagutan. Ang simbolong P na may dalawang linyang nakahiga or PHP ay ginagamit nating simbolo para sa peso. Ang C naman na may slant line ay ginagamit natin na simbolo para sa sentimo or centavos. Para mapadali nating mabilang ang pera, pagsamasamahin natin ang magkakaparehong kulay at halaga. Ayusin ito mula sa malaking halaga hanggang sa pinakamaliit na halaga at pagkatapos ay bilangin ang kabuuan. Nababasa natin at naisusulat ang halaga ng pera sa simbolo at sa salita. Sa pagsulat ng simbolo, una nating isinusulat ang peso. Ginagamit natin ang peso sign na P na may dalawang linyang nakahiga at ang PHP para sa peso. Ang tuldok naman ang siyang naghihiwalay sa piso at sa sentimo. Binabasa ang tuldok bilang at. Halimbawa, PHP 250.00. Babasahin natin ito bilang 250 piso. Pangalawa, PHP 348.75. Babasahin natin ito bilang 348.75 sentimo. Upang maunawa ang lubos, narito ang wastong pagkakasulat ng mga halaga sa simbolo at sa salita. Unahin natin ang sentimo or centavos. Una, ito ay mababasa bilang 1 sentimo. Maaari natin gamitin ang C na mayroong slant line at saka ang PHP o yung P na may dalawang linyang nakahiga. Pangalawa, mababasa bilang 5 sentimo. Pangatlo, 10 sentimo. At 25 sentimo. Dumako naman tayo sa piso. Una, mababasa bilang piso, 2 piso, 3 piso, 4 piso, 5 piso, 6 piso, 7 piso, 8 piso, 9 piso, 10 piso. Maaari natin gamitin ang PHP or yung P na may dalawang linyang nakahiga. Magpatuloy tayo. Maaari isulat sa salita bilang 11 piso, 12 piso, 13 piso, 14 piso, 15 piso, 16 piso, 17 piso, 18 piso, at 19 piso. Sunod, 20 piso, 3 piso, 40 piso, 50 piso, 60 piso, 70 piso, 80 piso, 90 piso, 100 at 1,000. Tandaan ang mga pagkakasulat nito sa simbolo at sa salita. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsasana. Itutukuyin ninyo alin sa dalawa ang may wastong sagot. Una, PHP 63.25. Alin kaya sa dalawa ang wastong pagkakasulat ng halagang ito? Una, 63 piso at 25 sentimo. O pangalawa, 63 piso at 25 sentimo. Alin kaya sa tingin ninyo ang may wastong pagkakasulat?
Tamang sagot ay yung nasa itaas. Dahil pinagsama na natin ang 60 at saka ang 3 piso, kaya gagamit na tayo ng kuwit at saka T. Kaya babasahin natin siyang 63 piso. Ang tuldok ay babasahin natin bilang at. At itong 2 at 5 ay mababasa natin as 25 sentimo, hindi 25 sentimo. Pangalawa, PHP 174.00. Alin sa dalawa ang wasto ang pagkakasulat ng halaga sa salita? Una, 174 na piso at 1 sentimo. Or pangalawa, 174 na piso. Alin kaya ang mas magandang pakinggan at wasto ang pagkakasulat? Ang tamang sagot dito ay ang pangalawa. Kasi hindi mo na kailangan pang sabihin kung wala kang nakikitang halaga dyan sa sentimo, hindi mo na kailangan isulat pa na 1 sentimo. Pangatlo, PHP 582.10. Una, 5,000 at 82 piso at 10 sentimo o 582 piso at 10 sentimo. Alin ang wastong pagkakasulat? Tamang sagot ay ang pangalawa. Dahil hindi naman to nakaabot ng 1,000, kaya ang wastong sagot ay nasa 100 pa lang, 500 pa lang, nasa hundreds pa lang siya. So, ang tamang sagot ay 582 piso at 10 sentimo. Next, PHP 2300.50. Una, 2,300 piso at 50 sentimo. Or pangalawa, 2,030 piso at 50. Nasaan ang tamang sagot dito? Una or pangalawa? Tamang sagot ay ang una. Kasi kung titingnan mo, ang pangalawa ay hindi kompleto. Wala siyang nakalahad na sentimo, ngunit merong halaga dito sa sentimo. At hindi 30 piso lang ang nakalagay dyan, kundi 300 piso. Kaya ang wastong sagot ay 2,300 piso at 50 sentimo. Magpapatuloy tayo. Ngayon naman, kabaliktaran. Ibibigay ko ang salita, kayo naman ang pipili kung alin dito ang may wastong pagkakasulat ng halaga sa simbolo. Una, 10,014 na piso. 10,014 na piso. Una. Pangalawa. O itong pangatlo. Alin dyan ang magpapakita ng 10,014 na piso? Wastong sagot ay ang pangalawa. Kasi ang una ay 900 lang. Ito namang pangatlo ay 918 sentimo ang ipinapakita. So, ang tamang sagot ay itong 10,014 na piso. Next, 49 na piso at 5 sentimo. Alin ang nagpapakita ng 49 na piso at 5 sentimo? Una, pangalawa, o pangatlo? Gustong sagot ay ang nasa pangatlo. Dahil ang pinapakita ng nasa una ay 490 piso at 50 sentimo. Samantalang itong pangalawa ay pinapakita niyang halaga ay 490 piso at 5 sentimo. Itong pangatlo ang siyang tamang sagot. Panghuli, 312 piso at 25 sentimo. Alin dyan ang nagpapakita ng 312 piso at 25 sentimo? Una, pangalawa, o pangatlo?
Alin kaya ang wastong sagot? Wastong sagot ay ang una. Dahil kung titingnan mo, itong dalawa ay nasa libo na po. Itong isa lang po ang nasa hundreds pa lang. Sa pagkakataong ito ay sasagutan ninyo ang bahaging pagyamanin ng inyong module. Isulat sa patlang ang halaga ng pera na nasa simbolo. Ang unang bilang ay nagawa na para sa iyo. Number 1, PHP 1000. Babasahin natin yan at isusulat natin yan sa salita bilang 1,000. Ipagpapatuloy nyo ang pagsagot sa bilang 2, 3, 4, and 5. Pangalawang gawain, isulat ang simbolo ng sumusunod na halaga ng pera. Kabaliktaran naman ito, ibinigay ang salita, kayo naman ang magbibigay ng simbolo. Ang unang bilang ay nagawa na rin para sa iyo. 100 piso. Maaari natin gamitin ang PHP or yung P na may dalawang linyang nakahiga. Pagpapatuloy ninyo ang pagsagot sa 2, 3, 4, and 5. Dito naman sa bahaging isa-isip ay pupunan ninyo ang nawawalan salita upang mabuo ang mga pangungusap. Ang unang dalawang salita ay ibinigay ko na para sa inyo. Nababasa natin at naisusulat ang halaga ng pera sa simbolo at salita. Ipagpapatuloy ninyo ang pagsasagot niyan, isusulat nyo ang inyong kasagutan dyan sa patlang. At para sa panghuling gawain, ay basahin ninyo ang sitwasyon at sagutin ang mga katanungan sa bawat bilang. Para sa gawain ninyo sa araw ng bukas, Biyernes, ay sasagutan ninyo ang panapos na gawain sa pahina 23. Hanggang dito na lang at sana may naunawaan kayo sa ating leksyon sa araw na ito. Hanggang sa Lunes muli, paalam!